po will be coming from Mr. Alan Sancon. Hi, Andrea. Hi po. Congratulations to your new contract sa GMA, no? Isa ka sa mga pumirma ng kontrata sa GMA. Yung first question ko, Andrea, what made you decide to continue your contract with GMA sa kabila ng mga nangyayaring lipatan ng artista sa iba't ibang network? Ano yung nagawa ng GMA sa maganda mong karyer? Dito po kasi ako nagsimula talaga at sila talaga yung nagbigay ng tiwala sa akin. Yun yung mga times na parang nagkukumahog ako na magkaroon ng opportunity na mapakita kung ano yung kaya kong gawin or kung gano'ng kalaki yung pagmamahal ko sa trabaho ko. And sila yung nagbigay ng first soap opera ko. And sumunod pa doon, binigyan pa nila ako ng magaganda pang mga roles and projects. So talagang very grateful po ako and very happy to be here. Nararamdaman ko yung care and love nila rin kasi for me. Congratulations, ha. Yung second question ko, Andrea, is about your new project, yung Legal Wives. Yan, medyo matindi yung itatackle yung story dito sa bago ng teleserye yung Legal Wives, no? Did you imagine yourself na magiging legal wife ka pero tatlo kayong legal, di ba? Although sa Muslim community, it's normal. Pero ikaw personally, paano ka nakarelate sa character mo dito? Ano yung mga challenges that you encounter in sa character mo dito? I guess nakaka-relate po ako sa kanya kasi siya yung nag-iisang Christian dito eh, na pumasok nga sa isang mundo na nakakaiba sa kanya, hindi pa niya masyado naiintindihan. So yun, I think pareho kami in a way na kung mai-imagine ko, siguro kung papasok din ako sa ganung scenario, maninibago din ako, di ba? Pero ang maganda dito, marami silang matututunan about the Muslim culture and magkakaroon din sila ng appreciation dun sa kultura nila kasi may explain po talaga lahat. Even yung yon, kasi that's something na magkaiba talaga tayo, di ba? Like, sa atin ang paniniwala natin or ang nakasanayan natin, isa lang yung partner natin, tayong dalawa lang, and then sa kanila, pupwede nga po yung marami. Pero dito nyo makikita na, kaya pala nila ginagawa yun kasi it's a selfless act pala. Kumbaga, that way natutulungan nila yung mga kapwa nila babae. Like, for example, if mag-isa na lang siya sa buhay, or naging rape victim siya, yung mga ganun po. So, I think dahil sa soap na to, mas magkakaroon tayo ng magandang pakikibagay din sa kanila. Kasi nga, mas marami tayong alam about them. And yun, grabe rin po yung grabe rin yung appreciation nila kay Allah. Talaga lahat ng ginagawa nila, kung ano yung nakalagay dun sa Quran nila. Kasi feeling nila yun yung yung only way na makakarating sila sa paradise. And they're also very family-oriented, very loving, very peaceful. Yeah, congrats, ha. Mukhang maganda yung yung teleserye yung ito, talagang aabangan. Yung last question ko, Andrea, ano pa yung ilulook forward namin dun sa pagpirma mo ng kontrata? As I dito sa bago mong teleserye yung Legal Wives, any upcoming projects o meron bang ibang aabangan kay Andrea? May mga iba ka ba bang gusto makatrabaho na artista dyan sa GMA na hindi po nakakatrabaho? Marami pa po. Lalo na po ngayon na parang meron din po tayo mga bagong kapuso. I feel na exciting kasi pupaya tayo ma-pair sa mga hindi natin naisip na mape-pair tayo before, diba? So looking forward po ako doon. At the same time, yun po, very timely yung nangyaring renewal ng contract kasi ang dami rin pong naka-line up ngayon na gagawin namin. Na na-excite din po ako kasi these are roles na hindi ko pa nagagawa before and stories na hindi ko pa rin po nagagawa before. So, nafe-feel ko yung pag-level up, nafe-feel ko na parang I'm entering a new chapter talaga in my career. Very busy po this year, kaya masayang-masaya po ako kasi na-miss ko talaga to nung pandemic. Parang 3 months pa lang ng lockdown, pinagpe-pray ko na gusto ko nang makabalik ng trabaho. Andrea, isa ba si Bea Alonso sa mga nilulook forward na makatrabaho? Yes! Network, yeah? Yes, I'm a big fan of Bea. Isa yan talaga sa mga kapagkakunwari, kailangan kong ma-inspire, kailangan kong mag-isip ng, kumbaga, peg or gusto ko lang talaga makaramdam. Minsan ganun eh, parang kailangan mo lang makanood ng movie or something para medyo
lumakas ulit yung drive mo. So yung mga movies niya, pinapanood ko talaga. And pag nag-audition ako, ganyan. Naalala ko, pinapanood ko rin yung mga projects niya. Na-meet mo na ba siya personally dyan sa network? Never ko pa siya na-meet po in person. So talagang ano, I can't wait. I can't wait na siguro magkaroon siya ng guesting na nandun din ako. Or sana magkaroon kami ng project together na... Yes. So hopefully magkasama kayo sa isang proyekto. No? Hopefully. Hopefully soon. Thank you, Andrea, and congratulations. Thank you. Thank you po. Thank you, Mr. Allenson po. Next to ask naman po si Ms. Kate Adahar. Hi, good afternoon. Congratulations, Andrea. Thank you. How would you describe yung naging stay mo sa GMA Arts Center? Ano talaga po, naramdaman ko yung pagiging family nila sa akin. Kasi ang daming mga times na, kunwari, hindi na naman talaga kasama sa work. Pero, andyan pa rin sila for me bilang manager, bilang, kumbaga, parang friend. Yung ganon. So, hindi ko malilimutan yung mga times na yun na parang past working hours na, o kaya yung problem ko, wala nang kinalaman sa pagiging artista ko. Pero, andyan pa rin sila to help. And, before ka bumalik sa taping, 'di ba? Yung alam natin kung gaano kagulo yung last year yung pandemic. Ano yung ginagawa mo for self-care? Ganyan. Para alagaan yung sarili mo. Little things lang po, like 'di ba may mga mask na ngayon. So yun, minsan nagma-mask ako sa bahay para lang ma-feel good ako. O kaya nagbabasa ako ng libro. Tinry ko rin yung meditation, tinry ko rin mag-try ng ibang workouts like yoga kasi ako kaya natataka yung mga tao, bakit lagi ka nasa gym pagbukas yung gym? Kasi good mood ako kapag nag-exercise ako. So, nung pandemic, nag-try din ako ng mga exercises na nasa YouTube, ganyan. Nice. So, anything lang talaga to be productive. And of course, cooking. Mahilig ako magluto. So, yun. And maraming kwentuhan with my parents and my family. And last na for me, ano bang update dun sa Umingay na magiging sitcom with John Lloyd? Ano ba, meron bang update tungkol doon? Actually, nagulat lang din po ako. Nalaman ko lang din siya sa mga bali-balita, ganyan. So, nakakatuwa naman yung na may ganun, na parang nagkaroon ng ganung possibility. Pero kasi, ako ayoko kasi mag-claim until mangyayari na talaga. Eh, wala pa namang official announcement. So, ayoko muna i-claim. Sabi nga nila, di ba, unless mag-roll kayo, diba? Mahirap na. So, ano ako, praying, and definitely pag nangyari po yun at nabigay yung blessing na yun, I will be very happy kasi isa rin siya talaga sa mga dream kong makatrabaho. Thank you and congratulations. Thanks, Thank Chester. You po. Thanks, Ms. Kate. Next naman po si Mr. Albert Avenido. Hey! Mabuhay! Congrats, Andrea. Thank you. Napanood ko yung teaser nung ano, yung Legal Vibes. In all fairness, napaka-impressive. So, ay, talaga, yung, wow. Thank you. Yung casting, in all fairness, bongga. So, yung question ko is, how has your portrayal or your, yung, in terms of in embracing your character in this series, somehow affected your faith? May ano pa, sorry po? May ganun bang factor na naapektuhan din yung paniniwala mo or pananampalataya? Hindi naman po, pero more of ano, parang na-amaze lang ako. Na-amaze ako to enter a world na hindi pa ako ganun ka-informed. Kasi parang ang dami pa palang mga bagay sa kultura ng Muslim ang hindi ko alam and I'm sure hindi alam ng mga tao. So, maganda talaga tong soap na to na way para mas lalo natin silang mapakisamahan ng maayos kasi then malalaman na natin yung reason sa likod ng mga ginagawa nila. And very ano sila, nakakatuwa lang talaga na very high yung respect nila dun sa ala nila. Na talagang ganun pala yun, lahat na nakalagay dun sa Quran kahit na minsan nahihirapan na silang gawin, parang hindi naman yun yung nararamdaman nila talaga, parang sinusunod talaga nila kasi yun yung way nila to paradise. So, sabi ko nga, grabe rin kalalim yung faith nila. Pero dito rin sa soap na to, I think matututunan din ko sa role ko yung, I guess, yung healthy way ng pagmamahal.
Kasi 'di ba, minsan ano eh, sobra yung pagmamahal mo and that's good, 'di ba, na binibigay mo yung nang sobra yung pagmamahal mo. Pero nangyari kasi with Diane and Ismael, parang hindi na nakatulong sa kanilang dalawa, sa magandang samahan nilang dalawa. Kasi nga parang minsan kailangan mo rin isipin kung paano mo i-express yung love na yun eh. Tsaka yun nga, kasi minsan may mga nangyayari sa paligid ninyo na kailangan mo rin talagang i-take into consideration. Eh si Diane, parang masyado siya nag-focus dun sa pagmamahal lang niya kay Ismael. Okay. Mm-hmm. Pero ikaw ba, parang as a Christian, parang how would you take yung tatlong wives? Sa atin po, kasi I guess mahirap po sa atin kasi syempre simula bata, ito na yung kinalakihan natin, ito na yung paniniwala natin. Pero yun nga po, sa kanila, it's a selfless act. So, nakakatulong sila sa kapwa nila para maging mas maayos din yung buhay ng kapwa nila. Pag ganun po, kapag ka, tinitake in nila as their wife. And at sa kanila naman po, kailangan equal naman lahat ng, yung pagtrato naman kailangan equal. And I guess dun po pumapasok yung conflict ng character ko kay Dennis. Kasi nga, sa akin, dahil nga Christian ako, parang gusto ko ako lang yung love, gusto ko ako lang yung nakakaangat dahil nga parang gusto ko ma-prove niya sa akin na ako lang talaga yung love niya. Pero sa kanila kasi, kailangan equal. Yung ganon, so nagka-clash talaga. Okay. All fairness ha, parang ano yun? Wala, parang nakaka-excite lalo yung ganong plot, no? Pero mas cute. Oh, parang syempre parang you took this role after a, you know, a heartbreak and all. So paano mo ngayon biduo yung isang taong nagmamahal after going through that kind of stage? Ako naman kasi pag pumapasok ako sa isang role, talagang ano eh, parang inaaral ko talaga mabuti yung character, yung ganun. Yung parang nag-e-enjoy ako dun sa process ng paggawa ng character. So, hindi naman naging mahirap for me kasi parang yun nga, kapag nagawa mo na yung backstory niya, pag nabasa mo na yung buong story, may inspire ka na talaga ng gusto eh. Parang gusto mo lang talagang mabuhay siya, mabuhay si Diane, yung ganun. And nakakatuwa naman po kasi yung mga kasama ko dito, sobrang babait din. So, na-enjoy ko rin talaga yung time ko sa lock-in. Lahat sila kasundo ko, lahat sila naging close ko, na ngayon na magkakahiwalay na kami, medyo na namimiss namin ang isa't isa, nagpaplano na kami na magkita-kita ulit. Tatry kami gumawa ng Thanksgiving party, kung possible. Okay. And yung last question ko sa you, dear, is parang kanina nga na-mention na na more and more artists are joining the Kapuso Network ganyan. So how do you view naman the possible competition among the Kapuso actresses with more actresses coming in the network? Ako kasi I don't look at them naman as competition. Ako nga mas na-excite po ako kasi mas magkakaroon ng mga bagong tambalan. Hindi lang between babae and lalaki, pero yung magsama-sama yung mga artista na dating hindi pa possible magsama-sama. Parang nakaka-excite yung ganun, di ba? Parang feeling ko mas dadami yung projects na pwedeng mangyari, and I'm sure mas ma-appreciate ng mga tao yun kasi bago nga sa paningin nila. Pero ako, I always focus on myself pagdating sa ganyan. Kasi nga, pag ganun, hindi kasi magiging healthy and magkakaroon, mapifeel yun sa set eh, kapag ang tingin mo sa katrabaho mo, competition mo. Parang I think mas mag-work siya, and mas nakita ko rin sa Legal Wives na pagka-teamwork talaga kayo, ano talaga eh, dire-diretso talaga lahat, hanggang-gaang, everything just flows, yung ganon. Oo nga no, kasi tatlong leading doon. Opo, tatlo kami. So talagang ano, buti na lang po talaga, ano kami, kumbaga chummy-chummy kami lahat. Lalo na si ano, si Miss Alice, kasi nung una medyo na-intimidate ako eh, kasi syempre Alice Dixon yun eh. Pero bungis-ngis pala siya in real life and very friendly, very makwento. So hindi naman po ako nahirapan, at least nung mga times na magsasampala na kami and magsasabunutan, parang hindi na ako nanigas. Kasi yun yung fear ko, sabi ko, hala, paano ko sasampalin to, tsaka ano, hihilahin yung buhok. Okay. Ay, congrats.